Isang magandang araw na naman sa inyo mga kabayan ko sa bonsai. Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang technique kung paano mag-markot ng atis. Kasi marami na ako ng markot na atis pero pumalpak, hindi ako nakapagpaugat. At ngayon ay susubukan ulit natin ang pagmamarkot. Tara, samahan niyo ako. Ito yung mga gagamitin natin sa pagmamarkot. Plastic, tapos tong kutsilyo, panghiwa. Ayan, putulin natin dito. Tapos, biyakin. Ayan. Tapos, kailangan natin ng straw. Ito na yung puno ng atis o sugar apple na may scientific name na Annona squamosa. Ito yung naghahanap tayo ng sanga na pwede natin markutin. Ayan, hanap pa tayo dito. Ayan, may nakita tayong bunga ng atis. At may bunga pa siya. Ayan. Dami niyang sanga. Ito na yung napili natin na imarkot. Kasi medyo paangat siya, hindi siya yung pantay na pantay. Ito yung pinaka technique natin. Kailangan pag magmamarko tayo yung medyo paangat. Yan. Hiwain na natin dito. Ayan. Tatanggalin natin yung balat unti-unti. Ayan, tanggalin na natin. Kailangan matanggal natin yung balat paikot hanggang sa lumabas yung pinaka katawan niya. Kasi pagka may balat na naiwan, hindi yan magkakaugat. Maghihilom ulit siya. At kaya ito ang napili natin, medyo paangat na sanga. Kasi pag yung pantay yung nakuha natin o ginagawa nating markot, yung tubig na ididilig natin o kaya pag nagkaroon ng ulan ay natatapon, hindi siya pumapasok dun sa lupa na nilagay natin at hindi siya tumutuloy. Kaya yung mga unang nagawa natin ay hindi siya natuloy, hindi siya umugat. Ayan, kutkutin natin mabuti yung mga balat niya, kailangan walang maiwan. Ayan, malinis na siya. Tapos lagyan na natin siya ng plastic muna. Ayan, tapos pwede na natin siya lagyan ng lupa. Ang lupa na gagamitin natin ay yung medyo malagkit ng konti. Yan. Para kumapit siya ng maganda sa katawan. Ayan. Talian na muna natin dito para hindi siya tumapon. Dito sa bandang ibaba, pwedeng mahigpit ang pagkakatali natin para hindi tumapon yung lupa. Ayan. Tapos i-siksik-siksikin natin para lahat ng parte ng katawan ay malagyan ng lupa. Ayan. Ayan, dagdagan pa natin. Mas maganda kung maraming lupa ilalagay natin dito. Ayan. Dapat siksik na siksik para mabilis umugat ang gagawin yung mga markot. Ayan, talian na natin.
kahit dito hindi masyadong mahigpit. Kailangan medyo maluwag lang ng konti. Para pagka diniligan natin eh, papasok yung tubig doon sa loob. Ayan. Ayan, tapos na. Diligyan na natin para magkaroon ng tubig sa loob. At yan ang gagawin natin araw-araw ay kailangan natin diligan. Kasi nga, tag-araw ngayon, walang ulan. Kaya, kailangan diligan natin pagka yung walang ulan. Para magkaroon agad siya ng ulan. At pagkalipas lamang ng isang buwan, ay mapapansin mo na may ugat na kaagad yung ating minarkot na atis. Dahil nga inalagaan natin sa dilig. Ngayon ay pwede na nating kunin ang ginawa nating markot na atis. Ayan, putulin na natin dito sa ibaba ng plastic. Ayan. Ayun, naputol na rin natin. Medyo makunat kasi tumutukod yung sanga. Putulin na natin itong mga branches niya. Ayan. Tapos tong isa pa dito sa baba. Ayan. Itong malaki, lalagariin natin para maputol siya. Ayan, pansamantala dito na muna natin siya putulin. Bawasan pa natin itong sanga na to. Masyadong mahaba. Mas maganda ang forma niya pagka maikli ito. Ayan. Tanggalin na muna natin itong tali. Ayan. Ito pang isa. Tanggalin na rin natin saka itong plastic. Bago natin siya ilagay sa pagtataniman nating timba. Ayan. Ayan, natanggal na natin. Tapos tong plastic. Ayan. Kitang-kita ng mga ugat niya. Ngayon lang ako nakapagpa-ugat ng atis. Kanin ko na. At yun pala ang technique na kailangan yung sanga na gagawin nating markot ay nakatayo para mabilis siyang magkaroon ng ugat. Kasi pagka nakatayo ang sanga, pagka umulan at saka pagdidilig nyo ay pasok ka agad doon sa lupa na nilagay natin. Yung ginawa ko dati kasi ay nakahiga yung sanga. Kaya mahirap diligan. Hindi pumapasok yung tubig. Kahit na maulan, hindi talaga pumapasok yung tubig. Kaya hindi siya nagkakaugat. Kaya kung pipili kayo ng mga sanga na mamarkutin, yung hindi nakahiga. Yung pwede na yung medyo nakatayo lang ng konti. Pwede na yon kasi papasok yung tubig doon. Pagka umulan saka pagdidilig ay papasok. Ang sugar apple o atis ay tumataas ng 3 to 5 meters lang. At ang mga health benefits pala nito ay nakakagamot ng diabetes, cancer,
at ang balat nito ay nakakagamot ng diarrhea. Ganon din ang mga dahon at puto nito ay nakakagamot sa rayuma. Ayan, tapos na tayo maglagay ng lupa. At nasiksik na rin natin mabuti. Ngayon naman ay lalagyan natin siya ng mga bato-bato sa ibabaw. Ayan. Para ito yung poprotekta sa lupa sa pagdidilig natin. Ayan. Okay, tapos na. Mga kabayan ko sa bonsai, ito na yung inarakot natin na atis. At ginawa natin yung semi-cascade. Yan. Tapos itong mga cuttings, try natin na itanim kasi sayang may mga bulaklak na. Ito. May bulaklak. At ito rin. Ito rin ginawa natin na mark. Ginawa nating mark ito rin. May mga bulaklak na, kaya hindi na muna natin tinanggal to. Baka tumuloy ng bunga, eh, sayang. Eto, diligan na natin. At hanggang dito na lamang po ang ating video. Sana po ay may natutunan kayo sa ating ginawang video ngayong araw na to. At salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyo.